Happy Sunday mga idolo! Shout out sa mga nagtri-training ng MLC dyan sa CRC Training Center Cebu. Ayos ba tayo dyan mga dol? And for today's video, pag-usapan natin ang kursong seaman. Let's go! Alam ng karamihan na kapag sinabing seaman ka, ang unang papasok sa isip nila ay mayaman ka at marami kang pera na kahit nga ang bangko pag nag-loan ka, automatic approve yan. Ganyan kalakas! Kaya lang sa sobrang pag-iisip ng pera, nakakalimutan na rin ata nila ang 50-50 sitwasyon ng buhay ang nakasalalay sa pagsampa ng mga marino sa barko. Malaki nga naman ang sahod pero di naman kumpleto ang pamilya sa mga espesyal na okasyon. Malaki nga ang madala sa pag-uwi pero di naman unlimited. Malaki nga naman ang sahod pero bawal umabsent sa trabaho. Hindi pwedeng sabihin na pagod ng katawan ko sa trabaho kahapon, di muna ako papasok ngayon. Walang ganun, ang trabaho tuloy-tuloy yan. Kung minalas pa na luma ang barko, malamang sa malamang, everyday Monday kayo dyan. Eto din ang kursong ang ingay ng lahat kapag ang isang marino ang nagloko. Pero nakakabingi ang katahimikan kung ito ang biktima. Kursong inaakala ng lahat na ito ang tatapos sa kahirapan nila. Ngunit sa sobrang dami ng nag-aakala, halos punong-puno na ang kalaw dun sa marinong naghahanap pa din ng kampanya. Kursong kailangan mo talagang matutong makipagsabayan sa mga iba't ibang ugali ng mga tao. Kung mataas ang ire mo sa lupa, iba ang kalakaran kung ikaw ang nasa dagat. Kung di mo kayang baguhin ang maling ugali mo, pagsisihan mo talaga yan. Pansinin nyo, hindi maganda yung mga naisulat ko no? Malamang, realidad yan eh. Totoo at nangyayari talaga yan. Kasi parang nasanay na kayo sa mga nakikita nyo dito sa social media na puro Brazil-Brazil at Thailand lang. Try nyo din i-prepare yung mga sarili nyo sa mga sitwasyon na di kagandahan upang di kayo magulat sa oras na kayo naman ang nasa barko. So yan yun.